Nga pala si Michael at ito ang kwento ng biyahe namin papuntang Tabaco City, Albay. At kung hindi ka pa nakakapasyal ng Bicol, tara, samahan mo kami sa biyahe na to. Labot na nga kami ng ating gabi sa daan kaya naghanap na muna kami ng makakainan. Pagdating namin ng Quezon, may nakita na kaming kainan kaya huminto na kami rito para kumain. Ito nga pala yung mga anak ko, si Rio, si Kylie, tsaka si Rapa, kasama yung misis ko. Madami din silang putahing pwedeng pagpilian dito. Meron din silang only rice, 99 pesos lang. At iba't ibang klaseng silog. Habang naghihintay nga kami ng pagkain, naglaro-laro na muna yung mga bata. Ang ganda rin ang ambience ng kainan dito, nakakatanggal ng pagod. Lalo na kapag kagaling ka sa mahabang traffic. At dumating na nga yung in-order naming pagkain. Tara, kain tayo guys. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy na ulit kami sa biyahe dahil malayo-layo pa ang aming destinasyon. Inabot na nga kami ng umaga sa daan at halos 10 oras na rin kaming bumibiyahe. At nandito na kami sa Iriga, medyo malapit-lapit na din kami sa aming destinasyon. Habang pinagmamasdan ko ang magagandang tanawin sa bintana, ay pansamantalang nakalimutan ko ang mga problemang babalikan ko pagkatapos ng bakasyon na to. Sakto alas 8 nang dumating kami sa Tabaco City at nagsimba na muna kami. Ito ang San Juan Bautista Parish Church o mas kilala sa tawag na Tabaco Church, isa sa dinarayo ng mga turista sa lugar. Kaya ganito ang kulay nito ay dahil lang mga bato at buhangin na ibinubuga ng bulkan ang ginamit sa pagbuo ng simbahan. Naitayo ang simbahan na ito 178 years ago na, ilang dekada na rin ang lumipas. Pero sobrang ganda at sobrang tibay pa rin ito, makikita naman sa itsura ng simbahan. Pagkatapos namin magsimba at magpasalamat sa ligtas na biyahe ay nagikot-ikot na muna kami sa bayan. Dito kami dinala ng aming mga paa sa likod ng palengke ng Tabaco saan makikita ang maraming karinderya. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at umorder na kami ng aming makakain. Shoutout nga pala ay ating nagtitinda sa pagpapromote niya ng mga ulam. Sisend mo yung ulam na. Okay, dito lang yung pwesto nila sa likod ng palengke. Masarap na yung ulam nila, mura pa. Andito na nga pala kami sa Barangay Cubo.
Dito muna kami pagsamantalang makikituloy. Ito ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito, ang pagpapanday. Dito gumagawa sila ng espada, itak, gunting at kung ano-ano pang produktong pwedeng gawin sa metal. At kasabay ng paghulma nila sa mga nagbabagang bakal ay dito rin nila hinuhulma ang kanilang mga pangarap na balang araw ay matatamasa din nila ang ginhawa. Kagaya ng lumiliyab na apoy ay ganun din kainit ang kanilang pagsusumikap para sa kanilang pamilya. Sobrang bilis lumipas ng oras nung araw, palubog na naman. Kaya nagpa siya aming mamasyal sa bayan. Dahil gusto naming sulitin ang bawat myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this real? Dati ay sa Maynila lang ako makakakita ng mga ganitong klase ng kainan. Meron din pala dito sa Tabao City. Matatagpuan to sa likod ng pali. Sa dami ng pagpipili ang pagkain dito ay nauwi kami sa mami. Maga na naman at ang plano namin ngayong araw ay maligo sa falls. Napakaganda tingnan ng bulkan tuwing umaga. Hindi ito napapalibutan ng ulap. Habang naghihintay ng almusal, may napansin lang akong prutas na kakaiba. Mukha siyang ubas pero kulay pula. Sabi ng mga taga rito ay miracle fruit ang pangalan ng prutas na to. Paaga pa naman kaya nagalmusal na muna kami bago pumunta sa pagliliguan naming falls. May 30 minutos din na biyahe magmula sa bayan papunta rito sa pupuntahan naming Bira Falls. Guys.
Di gaya ng ibang mga talo na napuntahan ko na ay kailangang umakyat ng bundok bago ko makarating. Dito naman ay baliktad. Kailangan mong bumaba ng mahabang hagdanan bago ka makarating sa mismong talon. Pagdating ko sa ibaba ay talaga namang namangha ako sa aking nakita. Sobrang presko ng hangin, sobrang linaw ng tubig na akala mo'y wala pang ibang taong nakakatuklas ng lugar na to. Isa na namang hindi malilimutang karanasan ang naramdaman ko sa ganda ng lugar na to. Katapos namin maligo sa talon ay may nadaanan kaming kainan na Lomi Batangas, kaya dito na kami kumain. So yun guys, nandito tayo sa Lomi Batangas na nasa Bicol. Ayan, titikman natin yung Lomi Batangas. Pero sa Bicol natin kakainin. Lomi Batangas, taba. Hello guys. At kagaya ng kanya-kanya nating kwento sa buhay, ay darating din tayo sa dulo ng ating mga istorya. Nasa atin na yun yung gagawin nating happy ending. At kung umabot ka sa parting ito ng istorya ay maraming salamat sa iyong oras. Sana ay nagustuhan mo ang maiksing kwento na to. Balik na tayo sa realidad.